Babala. Ang susunod na palabas ay nagtataglay ng mga natural na tunog. Kaya pagpasensyahan nyo na po ang mga asong gala, manok na pula, at madaldal naming mga kapitbahay. Sa video na to, ayan, bubutasin natin to. What is up mga ka-ride? Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Isang maliwalas na hapon po. Check nyo nga po mga ka-ride. Ayan, sobrang init po mga ka-ride. Ano pong ganap ngayon mga ka-ride? Nung sinabi ni Spider mga ka-ride na naglalabas ako ng helmet na merong built-in anti-fog, sabi ko po, yes, ito na yung hinihintay ko. Pero limited lang po yung mga ka-ride. Kaya sad po tayo, ganun po yung mukha natin. Hindi po tayo basta-basta makakabili ng kung ano mang meron sa kanila kasi nga, limited lang po yung budget natin. Dumating nga yung araw na meron na nga tayong pera pambili ng helmet na merong built-in anti-fog yung sinabi ni Spider. The problem is, naubusan na rin tayo. Pero, kahit nagkaganon, kasi nga, solid Spider user po tayo, bumili pa rin tayo ng helmet mga ka-ride, pero hindi na po yung may built-in anti-fog. Wow. Yun po yung ginagawa natin. If you are already my follower mga ka-ride, nakita nyo na po siguro yung previous vlog ko po. So, lahat po ng sinabi ko po doon is positive about Spider helmets. Now, this time, ang bibigay ko naman po sa inyo ay mga downside ng Spider helmet. Number 1, limited lang po daw yung pinapalabas nila. Kung mga rider na katulad ko, downside po yan, mga ka-ride. Kasi hindi po tayo basta-basta nakakabili ng mga kung anong meron, kung anong bago. Yan po yung downside yung mga ka-ride. Limited lang po sila. Phil Spider, pwede yung magtanong, ba't ganun? Ito po mga ka-ride, ito po yung bago natin ng helmet mga ka-ride. Ayan. Wow. So this is the new helmet mga ka-ride. So, kung mapapansin niyo po mga ka-ride, naka-clearless na po siya. For all you know, wala po tong built-in anti-fog. What? Kaya, we're searching online and we're glad to know that meron pala siyang available na anti-fog. And in fact, it is the pinlock. Pinlock po ito mga ka-ride. This is the Vision 70 po yan mga ka-ride. Model ng helmet natin is Phoenix. And this anti-fog, sabi dito, for Spider Phoenix. Ayan, pakicheck nyo po mga ka-ride. For Spider Phoenix po yan mga ka-ride. Now, the big question here, ang malaking tanong dito po, mga ka-ride, bakit po kinausap ni Spider si Pinlock na gawan siya ng anti-fog wherein hindi naman po anti-fog ready yung or hindi naman po Pinlock ready yung mga visor nila. Check nyo po mga ka-ride. NANI! Kaya ang gagawin natin ngayon sa video na to ay ayan, bubutasin natin to. Do it! Just! Do it! Oh, hindi. Bubutasin natin to dito. Lagyan po natin ng butas. Pilipino tayo, naghahanap po tayo ng paraan. Teen Spider, pwede yung magtanong? Ba't ganun? Another one. Ba't ganun? Bubutasan po natin tong visor niya mga ka-ride. No! God! Please! No! No! Para mabutasan po natin to, we need primarily itong yung barina, the bit, the bit, gumbala, ng barina. Ito, visor mga ka-ride. Yung anti-fog po mga ka-ride. Ayan. Ito po mga ka-ride. Yung anti-fog. Marker, vice grip, and the pins na ilalagay natin mamaya dito. Na-order lang po natin to dun sa Lazada po mga ka-ride. This is only 50 pesos. Maliit na screwdriver. And 2 pieces of plywood ito. Mamaya, makikita nyo po mamaya kung anong gagawin natin dito. Yan. So, sisimulan na natin mga ka-ride. Gagawin natin is this one. Lagyan muna natin ng marker para malaman natin kung saan but exactly yung butas. Yun po yung gamit ng ito, marker. Make it sure mga ka-ride na naka-center na po siya mga ka-ride na. Dapat di ka nagkakamali dito because it's a matter of millimeter mga ka-ride. Yan. Sa kabila na naman. Ayan. Okay. So, we're done with this. Kasi nga, this is very sensitive. Silicone lang po ito, mga ka-ride. That is why sensitive ito masyado. So, hindi pa natin gagamitin. Ligpit muna natin, ha? Ayan, meron na po tayong marker. Ayan. Tapos, ito. Next thing na gagawin natin is, kailangan natin ng tape.
Bakit kailangan natin ng tape? Para hindi po siya madaling mabasag. Lagyan po natin ng tape. Yan. Tapos diretso sa likod. Para hindi madali mabasa. Yan. And this one also. Yan po mga ka-ride. Yan. Yan po mga ka-ride. So yan, kung napapansin niyo po mga ka-ride, yung marking natin is nasa ilalim. Hindi na po yan mabubura. Next thing na gagawin natin ay pipiliin po natin yung pinakamaliit. Pinakamaliit na drill bit. Itong dalawang plywood na ito, ito po yung pinakamaliit na butas. Tapos siya sa drill bit na yan. Ilagay natin over dun sa markings natin. Kailangan na naka-align po siya mga ka-ride dun sa markings natin. Ayan, kung nakikita nyo po mga ka-ride, naka-align po yan sa markings natin sa ilalim. Tapos ito ay dito sa kabila. Pero hindi po siya gagalaw mga ka-ride. Kailangan i-clip natin siya. Dito po papasok si vice grip mga ka-ride. Dapat isikyo natin mga ka-ride ha, para hindi po siya gagalaw. Kasi isang beses lang po natin to bubutasin. Ayan, grab a wood na pwede natin pagdiinan. Ayan, so huwag nyo masyadong idiin ang pagbutas. Ayan nyo lang yung bigat ng drill mismo ang bubutas sa kanya. Tingnan natin kung nabutas na ba. Ayan, butas na po mga ka-ride. That is the first step. First step po yan mga ka-ride. Next na gagawin natin is kabila na naman. Yan, the same way. Dapat nating i-align dun sa markings natin sa ilalim. Yung part na niyang plywood. Yan. O para hindi siya gagalaw again, lagyan po natin ng vice grip. Okay. Okay. Yan na po yung itsura niya mga ka-ride. Yan. So, butas na po siya mga ka-ride. Yan. Yan. Tapos sa kabila. Yan. Butas na po siya mga ka-ride. Yan. Okay. Next thing is mag-change po tayo ng drill bit. O kumbaga yung bala ng marina or ng drill. Yung malaki na naman. Yung sunod sa pinakamalit. Sunod ng pinakamalit. Ayan. Hanggang sa aabot na po siya dun sa butas na kasing laki na ng pen. Dito na naman tayo sa pangalawang butas ng plywood. Kasi ito yung pangalawang drill size. Yan lang. I-align nyo lang dun sa butas na kanina. Ayan. Clip. Okay, and let's go. Ayan, malaki na po yung butas mga ka-ride. Ayan, di ba? Medyo malaki na po yung butas niya mga ka-ride. Ayan. Ayan. Kabila na naman. We are going to do this thrice. I-change na naman po tayo na drill bit. Yan. Itong pangatlo. I don't know what's the size. Pangatlong beses na nag-change po tayo ng drill bit. Third one po yung ginagawa nating pagbutas sa visor po natin. Okay, so this time mga ka-ride, itong pinakamalaking butas, ito na naman po yung i-align natin dun sa ginagawa nating butas kanina. Yan. So, just repeating the process. Butas na naman. Drill time. On the other side. Yan. Hopefully ay kapareho na po sila ng laki ng pin. And i-align lang natin dun sa butas na ginawa natin kanina. Likod, lagyan natin ng okay. Maigpit po yung pagka-clip niyo mga ka-ride.
Okay? Ganyan po mga kalay. Ganyan po yung result ng ginawa nating butas. Hopefully ay nakikita niyo po mga kalay. Ayan. Ayan. Now this time, ay, itry na po natin to pin niya mga kalay. Tiren. Spider kasi. Team Spider, pwedeng magtanong. Ba't ganun? So this time, ay tatanggalin na po natin yung tape na nilagay natin kanina. Yung depensa na tape. Yan. Yan. Okay, see? Oh my God! So, Jo, kita niyo mga karayd. Hopefully, nakikita niyo po mga karayd. Yan. And on the other side, yan po, kukunin na po natin yung tape na nilagay natin. Ayan. See? See? Wow. See the beauty, mga karayd? Okay. So, this time, mga karayd, ay lalagyan na po natin siya ng pin. Ayan. Saktong-sakto lang po, mga karayd, diba? Wow. And this one. Tapos, yung screw na maliit. Bakit pa kasi spider hindi ipinlock ready yung mga ano ninyo? Ginagawa mo! Yung mga visor po ninyo. Yan tuloy, nag-drill pa tayo. Ginagawa mo! Okay. Yan po mga karayd, di ba? Ano lang po siya kasimple mga karayd. Akala ko po kasi nung una mga karayd ay baka mabasag siya. Hindi naman pala ay pwedeng pwede. Kaya po naisipan ko pong i-vlog to para magkaroon po ng idea yung mga tao sa YouTube na pwede palang gawin ito. By the way mga karayd, ito. Tingnan nyo mabuti mga karayd. Ito siya mga karayd. Adjustable po ito mga karayd. Pwedeng iikot-ikot nyo. Ganyan. Dipindi lang po sa higpit ng pinlock na gusto ninyo. Pwede po kasi yung iikot mga karayd. Yan. So that is now the appearance mga karayd. Kita nyo po mga karayd. Ayan. Yan na po yung itsura niya mga karayd. Ayan. Sa kabila naman. Ayan. See? Now this time, okay? Ilalagay na po natin yung pinlock natin mga karayd. Before putting it into the visor, ay kailangan po nating punasan po natin ng microfiber cloth yung visor. Pagkatapos ng ipunasan, ito naman pinlock natin o yung anti-fog. Punasan din natin mga karayd. This is a silicone material mga karayd. Kaya kunting pag-iingat po mga karayd. Extra care po mga karayd. Ayan. Okay. So, this is now the time na ilalagay na natin to. Yan, so kagaya nito mga karayd, medyo maluwag po siya. What we need to do is, kailangan po natin ikot po si pen. Ikot muna natin yung pen. Dalisod na naman. Kailangan natin ng luwagan lang ng konti. Tapos ikot si pen. Pin, ikot ka pin. Yan, ikot ka mo. Ganda na, kunti. Kaya maikot si pin. Yan. Nilalagay natin ulit. Pin lock. Yan. Hopefully ay successful po siya mga karayd. Ayan. So this time ay tatanggalin na natin ang film. Ayan. So yan po mga karayd. So what we're going to do now mga karayd is kuha tayo ng papel mga karayd para ma-check po natin kung nakalapat pa talaga lahat ng mga gel dito sa gilid niya. Ayan mga karayd. Kasi nga kailangan nakalapat lahat ng gel.
So, nakalapat po lahat mga ka-raid. Ayan. Ayan po mga ka-raid. Ayan. So, test natin mga ka-raid. Kung hindi ba talaga siya ito hard. Ayan po mga ka-raid. Ayan po yung mainit na tubig na gagamitin natin mga ka-raid. Ayan. Kung nakikita niyo po mga ka-raid, umuusok ko po yan. Okay, this is now the helmet na walang anti-fog. Yan po yung before siya malagyan ng anti-fog po mga ka-ride. Titingnan natin kung ano mangyayari sa kanya. Yun na nga, nagpa-fog na nga. Ayun, pumuputi na po siya. So yun na po. Siguro naman, kita nyo po mga ka-ride, nagpa-fog po siya. So, to make it sure, para makita nyo, hawakan natin yung loob. Okay, tingnan natin yung mga ka-raid ha. Ayan. As a proof na nagpa-fog po siya. Ayan ang mga ka-raid. Ayan. Fog, ayan, fog, ayan, fog. Ayan. So, this time na naman mga ka-raid, ipapakita po natin yung helmet na meron na pong anti-fog. Titingnan natin kung talaga bang hindi siya nagpa-fog. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire. Nak, abot dito, dito rin nakbe sa likod na, para di masulod ang hangin. Yan po, wala po, hindi po siya nagpa-fog mga ka-ride. Wala talaga. So, wala. Hindi po siya nagpa-fog mga ka-raid. Wala. Parang paro lang yung cup sa loob. Tapos, diba, wala ba talaga? Wala talaga. Hindi po siya nagpa-fog mga ka-raid. Sige nga, matry nga natin, isuot natin. Ayun pala mga ka-raid, nagpa-fog na po siya sa gilid. Ayan, sa gilid, meron na po siyang fog sa gilid. Pero dito sa may anti-fog, dito sa may pinlock banda, wala. Wala po talaga mga ka-raid. Ayan, sa gilid lang, nagpa-fog ng konti dito sa gilid. Ayan. Pero, yan sa gilid lang. Tapos, pero dito sa gitna, wala. So far, effective po siya mga ka-raid. Ayan. So, successful po yung ginawa natin na anti-fog mga ka-raid. Very good. So, dito na po tayo nagtatapos mga ka-raid. Sana po ay meron po kayong natutunan dito po sa vlog ko na po to. Hanggang sa susunod po na experience po natin mga ka-raid. Shout out nga po pala doon sa mga ka-raid natin dyan. Papakita ko na lang po sa inyo sa screen. Ayan. At saka shout out na rin po sa pinaka-astig na kameraman ko po. Ayan. Shout out kay Kuya Miguel. Siya po yung pinaka-astig na cameraman po natin mga ka-raid. Thank you, Miguel. You're welcome. Shaitek. So, yun na po mga ka-raid. So, hanggang sa muli nating pagsasama mga ka-raid. Sa susunod na naman po nating experience. Salamat ng marami sa panonood at sa inyong suporta. Paalam! Bye-bye!